Good morning everyone. Nandito na naman pala tayo sa isa na namang Adventures Therapeutic. Samahan niyo po ang inyong lingkod para ipakita po sa inyo ngayon kung paano po pakainin ng live foods ang ating betta fishes. Gagamit po tayo ng Tubifex. Ang Tubifex po ay mga maliliit na bulate na nakukuha po sa ating mga ilog at saka sa mga medyo madumi po sa mga kanal. So papakita ko po sa inyo kung paano po linisin at paano po pakainin sa ating mga betta fishes. So papakita ko rin sa inyo yung mga betta fish natin na medyo malalaki na, may 2 months old na po tayo, and then meron po tayong mga second batch na magto 2 months na po, and then yung pakita ko na rin po yung mga pinakahuling batch na BBS po yung pinapakain natin. So samahan niyo po ako. Maraming salamat. So yun na nga po, no. Bali, kailangan linisin natin mabuti ang ating mga Tubifex bago natin ipakain sa ating mga betta, kasi medyo marumi nga po ang Tubifex. Pwede pong magkaroon ng sakit ang betta fish nyo kung hindi nyo po lilinisin mabuti. So papakita natin kung paano linisin. Ganyan lang po. So anuhan lang po ng tubig, banlawan, tapos hugasang maigi, paulit-ulit lang po, and then tsaka na po natin siya ipapakain sa ating mga betta fish. Tapos gagamit po tayo ng tweezer para makontrol lang po yung dami ng ating ipapakain para wala pong leftovers, kasi kadalasan po pagka nagkaroon ng leftovers, namamatay po yung tubi, nagiging parang lumot siya, yung nasa loob ng katawan niya parang nagkakaroon siya ng brownish na color na ano, nagiging lumot, tapos iyon po yung sanhi ng pagkakaroon ng oil film sa ating mga tubig, tapos yun po yung cause kung bakit po minsan hindi nakakahinga yung ating mga isda, yung oil film, and then maaari pong pagmula ng sakit ng ating mga isda, lalo na po yung mga clampins, yung sa scales po nila, yung nagkakaroon ng parang parasite, yun po yung mahirap gamutin. So nagkaroon na po ng ganun yung aking betta fish, pero nagamot naman po, pero napakahirap po talaga, kaya hanggat maaari kailangan po natin talagang linisin yung tubi bago natin ipakain po sa ating mga isda. So ganyan lang po ang ating gagawin. Yan, lilinisin lang po, paulit-ulit lang na paghuhugas, and then pwede na po yan. Gagamitan nga po ng tweezer para makontrol. Tapos ayun po. Kung maliliit naman po yung betta fish natin, huwag po nating isagad na yung malalaki ang kukunin natin. Actually, kaya po nilang kumain ng Tubifex kahit maliit pa po sila. Pero dahil maliit po sila, may tendency po na ma-choke sila. Maari po silang mamatay. So kung maari, BBS na lang po muna ang ipakain nyo, or pwede pong putol-putulin ng maliliit ang ating mga Tubifex. So yun lang po. Maraming salamat po ulit. Sana marami kayong natutunan sa ginawa kong video. Napakasimple lang, hugasan nyo lang po yung Tubifex para po hindi ma-contaminate yung tubig at magkasakit yung mga betta fish. So maraming salamat po ulit, Therapeutics Adventures. Maraming salamat.